This is the most haunted abandoned hospital sa buong Pilipinas. At ngayong gabi, sabay-sabay natin papasukin ngayong November 1, araw ng mga patay, kasama ang Billionaire Gang, itong haunted hospital dito sa Clark. Ready na ba kayo? Without further ado, pare. Good luck sa atin. Men, BG, kahit anong mangyari, rules, sama-sama, walang tatakbo, walang sisigaw, dahan-dahan lang palagi. Tara, pasukin na natin. So, this is the main entrance. Sobrang dami na talaga ring pumasok dito. And tonight is the night. Sinabi ko naman sa inyo, yung episode 2 natin is gonna be crazy. God damn! Sobrang tagal na nito ang hospital na to. Uy, ingat. Meron tong ano. Alam niyo ba? Ano? Nung unang panahon, lahat ng mga sundalo na sugatan noon, dito yun, ito yung entrance nila, emergency nila to. And 80% ng mga sundalo na napupunta dito, patay lagi. Dead on arrival. Ibang klase tayo, no? November 1 pa tayo talaga nagkaganito. Lawak, man. Lawak. Ganito siya kalawak. Grabe, man, no? Bro. Ops, meron dito ha. Tingnan mo natin. Ito yung mga sign. I think emergency sign. Kunyari, emergency, ganun. Emergency room. Tonight is the night. Malalaman natin kung talagang merong kababalaghan dito sa lugar na to. Sumadya rin talaga kami dito. Kasi gusto ko magpa-check up. Hindi yung kamay kong sobrang basa. Bakit? Bakit basa? Iba yung nararamdaman ko dito. I-explore pa lang natin. Aalamin natin kung safe dito. Okay? Anong meron dito? Morgue dito, men? Ha? Morgue to? Saan? Underground pa. So, this is the first floor ng haunted and abandoned hospital. Okay, ngayon, i-check natin yung underground. Isa sa mga dahilan bakit natin ini-explore to ng araw ng mga patay. Kasi may meron tayong Halloween special series. At kasama na sa series natin, syempre kailangan safe tayo dito. Ito dito sa parte na to ng hospital. Dito nangyayari yung... Kine-cremate. Di ba namatay na? Syempre, kine-cremate. Look at the area. Kaya pala siya, parang may mga sunog-sunog na part dito. Kasi cremation, may mga uling pa tayo dito. Ang lalaki ng mga uling natin. Kagi, man, ang laki. Ang laki, boy. Parang coral. Ganito yung mga uling kapag tao na yung susunugin. Diba supposedly ganito lang kalit yun? Pero man, pag tao na, ang laki. Naka-display. Oh, siya. So, maybe mga nurse dito. Whoa. Hindi nga yung sinasabi siya. Tingnan mo, man. So, meron dito mga drawing na hindi ko rin maintindihan kung ano to, man. O Slender Man siya, na he's living with parang shadows then behind, di ba? I don't know, what's that? Ano kaya meron dun? Check natin, pwede ba? Buti na lang talaga, meron tayong kasamang guard dyan para sa safety protocols natin. Kasi sa totoo lang, anything can happen dito ngayong gabi. Hindi na makasama. Kasi men, sobrang daming kaluluwa dito na namatay, di ba? And syempre, sobrang mapok na ng mga online. Oh, shit, boy! Tara. Oh my God. Tulungan. Baka maraming humihingi ng tulong dito sa lugar na to, di ba? Hindi. Probably, syempre, hindi naman na yan yung mga ano, patients eh. So, ang possible, dati kasi open to. Kung nakakapagsulat sila ng mga ganyan, wala pang guard nun and possible siguro suicide. Okay. Sa tingin mo, nasa ilang porsyento na tayo ng hospital na to? Wala pa, 2% pa lang. 2% pa lang? Oh, boy, malaki kasi to. Oh my God. Okay. Ngayon, boy, yung sunod natin pupuntahan, yung morgue. Morgue gusto na. Ko papasukin mo ito kasi dati nung pumunta ako dito, pinasok ko yun. Mm-hmm. So, ano meron dun? Mga patay. Putsang gala may patay dun, man. Oh, mga buto. Morgue nga. Buto, pre. Oh, shit. Man, yun na. Real shit na to, man. Hindi pa, man, sa totoo lang ah. Hindi pa ako nakakita ng mga buto ng tao sa totoong buhay. Pucha, kaya kung hahawakan ko yun. Oh my God, bucket list. Sa totoo lang. Para sa akin, boy, ang creepy dito, hindi yung mga soldiers na namatay. Yung mga tao na nag-attempt ng suicide dito sa place na to. Based sa Wikipedia. Oh, kasi may mga bibigte dito. Tsaka isa pa, boy, dun sa sinerge namin kanina, sabi nila dito, kapag if ever may nambabato daw, huwag daw pansinin. Okay. Kasi meron talaga. Oh, speaking, regarding sa Google, may nambabato daw dito, lahat ng mga visitors, may nabato na ba sa inyo? Wala pa. Ibig sabihin, if good this, visitors tayo. Good this, visitors. Yeah. Oh, shit. Eto na, boy. Look at this.
Ibon ako sa iyo. Oh, shit. Look at that. Alam niyo yung sa mga scary movie, na bigla-biglang lalabas dyan yung Slenderman. Oh my god! Boy, look! Elevator yan, man. Careful, bro. Ah, elevator. Oh my god, sobrang taas. Ito. So, napakalaki talaga, man. Man, I don't know what's wrong, pero parang something is wrong. Comfortable din. Nandito na kasi tayo sa park na. Malabog kanina. Yan. Nandito kasi tayo sa part na maraming sinususunod na tao. So, mababait ang mga tao dito, men. Look at this. Beware of Ghost, November 1, 1988. Holy s***. The date today is November 1, 2021. At itong sulat na to. 33 years na yun, boy, kasi yung 1988, taon niya nakapanganak ako. Ah, totoo ba? 1988. Itong sulat na to, men, 33 years na po to. What? Shit, boy. Uy, toga. Alam mo, sa totoo lang, kung wala tayong kasamang mga tropa dito, I'll freak out. Hindi natin itutuloy to, men. Ay, gagi, totoo ba? Morgue yan? Men, sobrang daming mga ano, men. Ayun na lang nakikita nyo? Dami na nakikita. Pagpasok mo, bro? Pasokin natin? Check ko muna kung tama. Ano meron dyan, bro? Ano? Tingnan mo yun, no? Alex. January 27, 1964. Kapanganakan niya siguro yan, yung Alex. So ito yung morgue. Dito sa abandoned hospital. It looks like parang a cemetery, no? Kasi meron siyang mga patayo na something na... I don't know. Siguro kasi sa lupa na to, kaya na sobrang naluma na puro natabunan na ng lupa. Pag nagbaba. Papasokin ba natin? Pasokin natin. Papasokin mo? Ako? Ako. Itong mga batang to, nalakas ng loob eh. Siyempre. Oo, ako muna. Pulo ah. Pero paano pag may nakita ako dito? Check. God damn, ay nakamera. Oh my god, nakakatakot sa location na to. Dito natin mararamdaman yung sa mga taong takot sa masisikip. Kasi men, ang sikip-sikip po dito. God damn, like kapag tumayo ako. Ganito lang. Ayan o, oh, ganito lang. Ganito lang, sorry. God damn. Oh shit. Okay lang kayo? Oops. Parang gusto mo mag-picture dyan ah. Huy, okay ka lang? Okay lang ako. Medyo nahihilo lang ako eh. Nahihilo ka? Bakit? Walang. Iba amoy, no? Uy. Yeah, boss. Mabigat yung pakaramdam ko dito, boy. Ang sikip. Mabigat? Bigat, boy. Pero huwag na natin pasukin to, no? Sadong scary dito. Ano? Tsaka yung exit kasi natin, pre, isa lang eh. So, hindi maganda, men. Baka mamaya maubusan tayo ng oxygen, boy, dun. Yung bandang source. Hindi na natin tinuloy kasi isa lang yung entrance niya, men. Tapos napakasikip pa. Not a good idea. Hirapan namin yun doon. Walang hangin eh. Walang hangin. Ang lalim pa. Ito, boy, babaw. Alam mo yung tanong ko sa isip ko, bakit siya sobrang tagal na itong hospital na to, hindi pa rin siya nire-renovate? Ayun nga eh, yung tanong ko kayo rin kanina. Hindi men, ganito kasi yan. Pag isang building matagal hindi nare-renovate, kasi may mga certain ano lang yung building, certain time lang yung mga building. Kapag nire-renovate nila to, will cost a lot. Possible. Kaya hindi nire-renovate to, kasi men, ang daming kaluluwa dito. Konting din yun. Diba? Ang daming masasamang espiritu. Punta na tayo sa pinaka-condition. Pero siyempre, meron ding mabubuting espiritu. Saan tayo? Cremation. Cremation. Shit, ano yun? Tatakotin na niya, sir. Ito, boss. Tatakotin na niya, sir. Cremation. Pero sinasunog. Oh. Ay, oh, shit. Oh, my God. Oh, my God. This is my first time seeing. Look nito. A real shit na cremation. Pang-cremation din i-cremate. Oh, tiyanggala. So, pag namatay pala ako, tapos gusto kong i-cremate ako dito. Abo na tayo. Maging abo talaga. Rabel, alam nyo, life is short talaga. Kaya kapag may mga gusto kayong gawin sa buhay nyo, i-explore sa buhay nyo, bucket list yan. Gawin nyo na. Tignan nyo kami.
Pero mga professional lang gumagawa nito. Lalo na to, si Sleng. Siyempre, sobrang professional niya. Sobrang crop lang. Itong underground, I think it's safe. Right? So kung mag-overnight tayo dito, pwede dito sa underground, pwede sa first floor. Boy, natatakot ka, diba? Hindi. Kaya tatawag tayo ng professional na espiritista. Alam niyo kung sino? Alam ko. Sino? Wala lang iba. Ed Caluwag. Boy, ito ah, give this video 30,000 likes. Pag nag-overnight challenge tayo dito, aalamin natin kay Ed Caluwag kung anong possible na mangyayari sa atin dito sa isang buong gabi. Tara, second floor. Sabi ng tropa, watch your steps, okay? BG, lalabas tayo dito ng buhok, okay? Yan ah. May mga butas dyan ha, watch your steps. Guys, watch your steps, okay? Saan ito? Elevator? Grabe. Itong elevator na to, pre, mas matanda pa sa'yo yan. Luma na yun. Itong inagrabe, sobrang kalawang oh. Hindi hatak mo yung tali. Hindi hatak yan? Hindi hatak. Sa tao lang yung naghahatak, no? Yun yung kwento rin ng lolo mo. Ano? Ang hinahatak doon nila talaga yun. Ang lakas ng mga dimasil pala, kaya may pinagmanahan ka. Oo. Ingat ba, ya? Ingat, ingat, men. Tol, walang mahuhulog. Puchang gala, pag nahulog kayo, sasaluhin ko kayo. Uy, may naman to, men. Totoo ba? Opo. May naman to. Shit, doon papansin. Totoo, totoo. Opo. May naman to. Holy shit. Meron. Binato ka? Masakit? Sa likod. Opo, sa likod. Binato lang dito sa likod, dito mama sa akin. Malapit sa may elevator po. Ah, sa elevator. Rinig ko yun, di ba? Oo, rinig ko. Holy shit. Banda sa second floor, hindi maganda ang timpla dito, men. Kasi, of course, may mga ayaw kaming nandito. Right now, nandito tayo sa third floor. Diretso na agad tayo sa rooftop. Pare, shoutout sa mga tropang cools noong 2002-2003. Kung nandiyan pa kayo, mabuhay kayo. Yo, bro. Oh, this. Uy, gagi! Oh my God. Bigdian, bro. Totoo ba? Oo. Oh. Ito, helmet. Oh my. Imagine, kung nasan tayo ngayon, dito nag-suicide yung ilang tao na namatay noon through depression. Actually, hindi siya joke kasi kapag umakit ka dyan, yun talaga yung size ng isang tao. Ayun nga, totoo man. No, standard size ng isang tao. Ano yun? Gagi. Ano mo to sa akin? Ha? So far, yung pinaka nakakatakot na nakita ko talaga dito, bro, na nakasulat, is ito po. Ang nakasulat po dyan ay Carlin. Yung soon to be my wife, pare. Natakot ako, alam mo bakit? Okay. Kasi katapusan na ng mundo ko pag nawala siya. Boy, kumbaga pag nawala si Carlin, kadilima ng mundo ko. Kaya love, nakita lang kita dito ha. Oy, hindi ko sinulat yan, pare. Nakalagay na talaga yun dyan. Baka sabihin nyo, huh? Si Kuya po, nagsulat pa, nag-vandalism nyo. Matagal na po yan. Hindi ko sulat yan. Bakit nasulat yan? Tingnan mo, konyo. What? Tapos malaking L. Oo, konyo. Jejemon yung nagsulat yan. Hindi po ako yan ha. Labi, alam ko nanonood ka. I love you. Bro, nata-joke. Una si Nicole, maliit. Tapos pangalawa sa akin. Hindi lang tumama sa ulo. Malaki na? Malaki na. Tara, let's get out of this place, bro. Tara. Let's go. I suggest na mag-upload. Man, careful. Tsaka siya, Goal, okay ka lang? Tara. Man, careful kayo sa mga nababatawa. Ikaw, okay ka lang? Apo. Medyo naiilo lang po talaga. Sa part na to, dito. Banda. Tara na, bumaba na tayo. Tara, move. Kagawa dito. Argon, dito ka, Argon. Ito, masyado. Alalayan nyo, alalayan nyo si Argon, men. Okay, ang dami naman sa atin, ha? Three tools. Magtatakbo. Sama-sama tayo lahat. Mata ka yung ating asma. Totoo? Maalikabok kasi talaga dito, eh. Sa scary. Huwag ka kasi mag-panic attack. Panic attack yun. Hindi, men. Di ako comfortable sa ganito palang lugar. Oo nga, panic attack. Ano man na nga, magmaska na lang. Maska na, kasi maalikabok talaga, Argon. So ano yan, sumalayan sa morgue. Tara, sa may morgue. Kasi once na nakasmell yung tao, once na nakasmell tayo ng isang substance came from the human, burns of a human, we will start to get dizzy. Ganun. And one thing then, panic attack knowing na this. Ay, yung ka lang. Ay. Thank you.
Tubig tayo, tubig. Nasasakyan. Pasok na, labas natin ngayon ha. Labas natin ngayon ha. Pasok natin ngayon ha. Ikaw. 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 Ikaw.